Hello mga kaibigan, good morning again. Dito na natin ngayon, puporma na tayo dito ng lababo. Dito po sa may kanyang hamba, kukuha po tayo dyan ng sukat. Kukunan po natin ito na pinakasintro sa ating flooring ng 212 cm. Mula sa ating flooring. Pagkatapos, mula po sa inyong sinukatan mula sa flooring, tumaas po kayo dyan ng 74 cm. Kasi maglalagay pa po tayo dyan ng plywood. At itataas pa natin yan ng 3 inches. Para po sa ating buhos. Lilibilin na po natin ito gamit lang ang level bar. Make sure nyo lang po na ang level bar nyo ay nasa tama. Nasa level ng level hose, kalibel po niya. Kasi po, kung hindi po ito kalibel ng level hose, mawawala po ito sa ating level, ang ating gagawin na lababo. Ito na mga kaibigan yung sinukat natin kanina mula sa flooring. Nagtaas tayo dyan ng 74 cm. At maglalagay pa nga tayo dyan ng plywood. At dito mula sa ating nilevel, magtataas tayo dyan ng 3 inches para sa ating buhos. At magiging 4 inches yan pag nagtiles na po tayo. At pinaka final na sukat niya mula sa flooring at taas ng ating lababo ay 85 cm. Yun ang pinaka standard ng ating taas ng lababo. At magsusukat na po tayo dito na ilalagay na kahoy na frame natin para sa ating pong ilalagay na porma. Ito na yung mga pinutol na natin na sinukat na kahoy. Paglalagyan ng ating porma. So dito, maglalagay lang tayo dito ng tukod. Make sure nyo lang na dasik ang ating paglalagyan ng tukod at yung lupa. At lagyan nyo po ng ito ng matitigas na bagay. Dito maglalagay lang tayo ng tukod at isang pako para hindi tayo mahirapan pagbaklas ng ating porma. At sukatan na natin ito. Pagkatapos nyo pong ilagay yung frame na yun, ito na po yung isunod ninyo. Gamitan nyo ito ng level bar para pantay pa rin po ang ating paglalagyan ng kahoy. Magsusukat tayo dito sa kanyang wall ng 62 cm. Magpasobra tayong 2 cm para sa ating plastering. Yan na natin ito ng pako para hindi tayo mahirapan sa paglagay ng kahoy. At ito na mga kaibigan. Nalagyan na natin ang mga frame. Ayan. So naipako na natin yun. Yun lang, unahin nyo yung frame muna sa gilid. Ayan, at nag-isang pako lang tayo dyan, tapos nagtukod na lang tayo kanina para pagbuhos natin hindi bumaba. At naglagay na din tayo ng tamse, binataka natin doon sa
may dulong ito. At naglagay lang din tayo dito sa may dulong ito ng isang pako. Para di tayo mahirapan pagbaklas ng forma. At dito huwag tayo dyan maglalagay ng pako. Kasi mahirapan tayo magbaklas. At dun sa may gilid na yun. At yung mga pako natin nilagay dito ay naka pasibat lang siya ng pataas. Para di tayo mahirapan sa pagbaklas. At dyan tayo maglalagay ng tukod mamaya para sa ibaba niya. Pagkalagay nyo po ng kahoy na frame na paikot, isunod nyo na po ito at itong mga nakabalagbag na kahoy na paiga. At dito nagsukat na tayong 60 para sa ating division ng bubuhusan natin sa ating double sink. Ang pinaka-finish na buka nito ay 50 by 35 cm. At titiktikan po natin yan diyan sa pagilid na yan para lalo pong matibay ang ating buhos. At maglalagay na po tayo dito ng tukod. Sukatin lang po natin yung kahoy na ilalagay natin. At ito yung bakal na ilalagay natin para sa ating sink. Nakapabricate na siya. At ito, okay na. At nasahigan na natin lahat. So maglalatag na lang tayo dyan ng bakal. At dito, sa ilalim niya, ganito lang pagkagawa. Tukudyan nyo lang siya dyan sa may gilid niya. At dito sa gitna. So ayan, matibay na yan mga kaibigan. 1/4 na plywood yung nilagay natin dyan, kaya makapal siya. Bago natin itulagyan ng bakal, babarinahan natin siya dyan sa ating mga marking. Ayan, ikot niya. At kailangan po yung bakal na ating inilatag sa ating forma ay nakaangat ito ng 1 inches. At ang mixture natin dito
isang sakong simento, apat na crusher na bato, 3/4 at 3 sakong buhangin. At meron na din tayo ditong PVC, DDoS, daluyan ng tubig sa ating sink. Ilagyan natin ito ng buhangin at scotch tape para hindi maggalaw-galaw pagbuhos. At ito naman sa ating gas range, may scotch tape din siya para hindi tayo mahirapan pagtanggal. Patayuin na muna natin po ito bago natin ilagay yung forma natin para dito. Habang pinapatayo natin yan, dito muna tayo maglalagay ng ating buhos sa bandang ito. At ito na mga kaibigan, kakatapos ko lang buhusan, okay na siya. At ito yung PPR na inabang natin para sa ating gripo. Ito naman yung para sa gas range. At pagkatuyo-tuyo nito, rurudirahin natin ito para nakarap pa rin siya para sa abang sa ating pagtiles. At maraming salamat po sa ating mga viewers at subscribers na walang sawang sumusuporta sa ating channel. At ikaw po ngayon nanonood na bago lang po na napadpad sa aking channel, i-click mo na po ang subscribe at pindutin ang notification bell para lagi ka pong updated sa ating ilalabas na video. And palike na rin po and comment. At muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay nagkaroon na naman po kayo ng panibagong idea sa ating content na ito. Kita-kits po tayo mga kaibigan sa susunod po na aking i-upload na video. Thank you everyone. God bless.